person. And of course, in that paper also, it will take the word in vain. Yun po ang sitwasyon. Kaya ako po nakikiusap sa inyo na sana isama natin ito sa ating advokasya. Ako'y natutuwa sa space ngayon, July 8, sa US po. Tayo ay July 8 sa Pilipinas. Ang July 8 nagsimula na sa East Coast, kagina ng alas 12. Magkakaroon ang sunod-sunod ng mga demonstrations doon, yung mga PNAMs, headed by no less than Lloyda Lewis. Kilala nyo si Lloyda Nicolas Lewis, isang mayamang PNAM natin. Ang gagawin nila, magdedemonstrate sila sa mga embassy ng China, sa ibang lugar, sa Estados Unidos, sa North America, katama na ang Canada. At least kumikilos sa Taylor Road, at yung US Senate, nagbabasa rin ang resolution condemning yung aksyon ng China doon sa loob ng China Sea. Kaya ako po ito binabanggit sapagkat ang isyon nito ay mahalaga para sa ating lahat. Hindi po porque kayo ay retired na, hindi po ito mahalaga. Pag alam po na kahit na kayo ay retired na, malaki pa rin ang pamamalasakit nyo para sa pinabukasan ng ating bansa. Tama po ba ang aking sinabi? Ako'y natutuwa. Yung artikulo, meron po isang artikulo na binanggit nga yung darating na sunod-sunod na demonstrations ng mga Philippine-American states. Ano po, alam niyo po anong title ng article na nakita ko doon sa internet? Ang title, I'm sure this is very familiar to you. Ang title ng article, Trample Thy Sacred Shore. Natatanda niyo po yung linya niyo? Trample the Sacred Shore. Alam ko yun ang kinakanta niyo nung panahon na kayo nasa bundok because one of you recounted to me that one of the things that you did in the mountains was to have your flag ceremony and sing the national anthem, and during that time, the Philippine national anthem was not in Tagalog. It was in English, land of the morning, child of the sun, returning. Natatanda niyo pa yung linya na yun? Nandito. Land of the morning, child of the sun returning, with fervor burning, thee to our souls adore. Land dear and holy, cradle of noble heroes, near shall invaders trample thy sacred shore. Alam ko na hindi naman siguro tayo aabot dyan, pero maigi na rin na every now and then, we remember the Philippine National Anthem in English. Some of the words are probably more eloquent with respect to the needs of the times in the old lines of the Philippine National Anthem in English. Of course, mas maganda yung Tagalog. Pero minsan, parang kanta yan eh. Minsan, meron mga kanta na maganda sa Tagalog, may mga kanta na maganda rin sa English na mahirap i-translate. So, siguro, every now and then, we should review this. It's not as bad as that, but I think we should have that attitude of being conscious of the sovereign rights of our country. So on that note, yun lang po, gusto ko ipasa sa inyo, na sana po sumama kayo dito sa advokasya nito. Marami po yung mga advokasya tungkol sa inyong mga karapatan, sa inyong mga pensyon, sa inyong mga benefits na galing sa gobyerno. But then I ask you not to forget also that there's also one primordial obligation, and it is not, I am humble. I don't think it is correct for me to lecture upon you because you have already made that supreme sacrifice. I am nothing compared to the sacrifices that you have made in your lifetime. But nonetheless, I would like to say that sana magtulong-tulong tayo dito para magising yung mga Pilipino na tayo po ay binubuli. Kung baga sa sino pong patanggay nyo rito, binabarako tayo ng malaking bansa. Palay ko, di mas ko tayo papayag doon po, di ba? In the same way na kayo hindi rin pumayag kung hindi manood. Maraming po salamat.